Good afternoon, Secretary. About lang po muna sa travel restrictions. Sir, sa mga susunod na araw, inaasahan po ba natin madadagdagan pa o lahat ba ng bansang tatamaan ng bagong strain ng COVID-19 ay papatawan ng restrictions? Paano kaya ito, sir, makaka-apekto sa ating ekonomiya? Well, una-una, no, yan po ay magiging mababase po yan sa joint recommendation ng DOH at ng DFA. So antayin po natin ang mga rekomendasyon na yan. Pangalawa, yung temporary na travel ban ay hindi naman masyado matagal po, no? January 15. At ito po ay para mabigyan naman ng pagkakataon na makapaghanda tayo kung magkaroon nga ng surge ang kaso. Unang-una kasi inaasahan natin yung surge dahil nga sa Pasko at bagong taon, no? So ang iniiwasan natin ay papasok yung bagong variant na mas di umano, ha, ay mas mabilis makahawa, baka hindi makakope yung ating mga hospital. Pero ang mabuting balita naman, at salamat sa Panginoon, so far, hindi pa naman po natin nakikita yung surge na galing po ng Pasko at bagong taon, pero pinaghahandaan po natin yan. Kaya nga, nagkaroon tayo ng temporary travel ban hanggang January 15. Pag lumabas na wala naman tayong surge dahil sa Pasko at bagong taon, handa naman po ang ating mga ospital para gamutin ang mga magkakasakit. Posible po na makapasok yung mga dayuhan dyan. Now, ulitin ko po, no, kakaunti lang naman yung mga dayuhan na yan dahil mga Pilipino ay pinapayagang umuwi. Ang mga dayuhan lang na po pwede makapasok po ay yung mga treaty traders at saka yung mga visa holders ng mga economic zones, no. Bawal pa rin po ang mga turista. So, wag po tayo mag-alala, no. Nag-iingat lang tayo at sinisiguro na sapat ang ating kakayahan na gamutin yung ating mga kapatid na magkakasakit. Why was China not included in the expanded travel curbs announced yesterday? Kasi hindi pa po yan nare-report ng mga international agencies na kumpirmado. Ang alam lang po natin ay media reports. So antayin po natin yung confirmation, at kung meron naman pong confirmation, syempre, sasali rin sila sa listahan. As of now, wala pa pong confirmation.